Good news para ho sa mga job orders at mga contractual employees po natin sa gobyerno. Secretary Wendell, maganda umaga po, si Johnson po ito sa Gising Pilipinas. Magandang umaga po, Johnson, at sa ating mga suking taga-subaybay. Opo, meron yata kayong good news para sa mga job orders and contractual employees sa gobyerno. Ano hong nilalaman po nito, Secretary? Ay, ito po yung joint circular number 2, Series of 2020, na pinirmahan ko po kasabay ng chairman or chairperson po ng Commission on Audit patungkol po sa updated rules and regulations governing contract of services and job order po in the government. So, dahil nga po magtatapos na sa katapusan ng taon ang pagtatalaga o pag-hire ng mga COS and DOs, napagkasunduan po namin na i-extend po ang hiring yun ng mga contract of service at job order. Opo. Hanggang sa katapusan ng taong 2022 po. Opo, opo. Una, dahil na po sa kasalukuyang sitwasyon, dahil na dito sa COVID-19, at sa pangangailangan at iba't ibang ahensya ng pamahalaan po. Mm-hmm. Gano ho ang, so yun po ang talagang naging basis po namin. Gano ho ang budget na allotted dito para sa extension ng mga job orders and contractual employees sa gobyerno hanggang 2022? Depende po yan. Sanak talagang budget naman ng bawat ahensya. Opo. At kagawaran ng gobyerno. Opo. Would you know, Secretary, gano ba karami ang job orders po natin sa gobyerno? Hindi ko po alam kung sa ngayon ilan talaga dahil on per department and per agency basis po yan eh. Opo, basta ang malinaw ho ngayon, Secretary. At every now and then po, nag-hire sila. Opo. Kung for a specific period, yan naman ang contract of service. Kung Pacquiao basis, yan naman po yung job order. Opo. Basta ang malinaw, Secretary, yung mga may job orders po ngayon sa mga tanggapan ng gobyerno, pwede pa silang ma-extend hanggang 2022. Opo. Depende din po sa budget nila. Opo, opo. Kasi sa MOOE nila kinukuha po yan. Opo. Alright. Secretary Wendell, maraming salamat po sa oras po ninyo at maganda umaga po. Maraming salamat din po. Opo, opo. Magandang umaga po. Thank you. Secretary Wendell Abisado ng DBM.